skies of a different light. Why noise it keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory. Hello po! Gagawa po tayo ulit ngayon ng mask. Ibang style naman siya ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Simple lang. Pwede siyang tahiin na may sewing machine. Pwede rin siyang wala. Tuturo ko sa inyo kung paano. Meron tayong pattern dito. Kahit anong karton lang pwede. Tapos, susukat tayo ng 27 cm by 20 cm. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, ititrace natin ito sa tela. Lahat yung ganyan. Pagkatapos natin guntingin yung ating na-trace, susukat tayo dito sa gilid ng 5 cm mula dito sa dulo hanggang dito. Ganun din gagawin natin sa kabila, 5 cm. Ayan, kung nakikita ninyo, minarkahan ko siya dito. Tapos, pagdudugtungin nyo sila, gagawa kayo ng line. Tapos, ang ginawa ko, tinupi ko siya na ganyan. Ganun po ang gagawin ninyo sa lahat ng side. Ayan. Yun naman ngayon ang ititrace ninyo doon sa tela na rectangle na ginawa ninyo kanina. Or, pwede naman po para mas madali, susukatin nyo na ito kaagad. Tapos, ito na kaagad yung ititrace ninyo sa tela para ganyan na siya kaagad. Mas madali. Yun na yung gugupitin ninyo. Pag nagawa nyo yun, ganyan po siya, kinalabasan niya. Dalawa po yung guguntingin ninyong ganun. Kayo na pong bahala kung parehong tela yung gagamitin ninyo. Ako ang ginamit ko, dalawang magkaiba. Ito po yung pangharap, tsaka ito yung sa loob. Ito, optional lang po ito kung meron po kayong mabili na ganito. Ito po yung parang pinaka-filter niya kasi po yung tela niya is talagang dikit-dikit. Wala siyang butas-butas na parang yung tela natin na ganito. Pag titignan mo, may butas-butas pa siya, malalaki yung butas niya. Kaya mas safety kung meron po kayong ganito. Pero kung wala po kayong mabiling ganito, pwede po kayong gumamit ng tela na mas dikit-dikit yung hibla niya. Mas maganda po yun. Yun yung ilalagay ninyo sa gitna nitong dalawang ito. Ang sukat po nito ay 17 by 20. Kasi dito lang po natin siya ilalagay sa pangloob. Tapos, lalagay natin siyang ganyan. Ayan. Hindi nyo kailangan na buo. Tapos, paplantsyahin natin ito kasi ito po yung tela na meron siyang pandikit dito sa ilalim. Ipaplantsya natin ito para dumikit siya. Sa panloob ko po siya ilalagay. Ayan. Tapos, babalikan ko kayo. Ayan, naplantsya na po natin siya. Ito na yung panloob natin na tela. Ayan na siya, oh. Kung normal po na tela yung panggitna ninyo, ang gagawin nyo po muna is ilalagay nyo, hanapin nyo muna kung halimbawa yung design po ng tela ninyo is kailangang baliktad, paganyan, or paganito. So, hanapin natin. Para mas gusto ko siyang ganyan. Yung baliktad po niya is dapat nasa ilalim. Ayan. Tapos, ito naman, kabaliktaran. Yung harap niya is nasa ilalim. Ganun. Pagsasalubungin nyo yung parehong harap ng tela. Ganyan. Tapos, papantayin nyo lang. Tapos, yung panggitna ninyo, kung normal lang siya na tela, ipapatong nyo lang po, ipupwesto nyo lang po ng maigi. Ganyan. Tapos, gagamit tayo ng clip. Pagka napagsama na po natin yung tela ng maayos, ikiklip lang po natin sila sa gilid. Ganyan. Gagamit ako ng apat na clips. Ayan. Tapos, tatahiin po natin kung saan po yung bandang baba. Hahayaan po natin siyang open. Ito dito. Kung gusto nyo pong, dito nyo pong i-open, okay lang din po. Pero mas gusto ko siya dito kasi ito medyo matigas siya, mahirap
ko siyang baliktarin kung dito ko siya sa mas maliit na side hahayaang open. Kaya dito ko siya i-open. So, tatahiin ko po siya mula dito. Ganun. Paikot hanggang dito. Ayan. Yung seam allowance po natin dito is mga 1 cm. So, tatahiin ko siya dito. Mga 1 cm po yung bale matatahi dito. It's been hard. You know I wanted to stay. Ayan, natahi na po natin. Open po dito. Babaliktarin naman natin siya ngayon. Bago po natin siya baliktarin, guguntingin po natin yung mga gilid dito. Pero tignan po natin na hindi masyadong malapit din doon sa tahi. Kung gupitin natin siyang straight na ganun, tanggalin natin yung gilid para po maganda yung shape niya kapag kabinaliktad natin. Ganyan lang. Ayan. Ganyan lang po. Ayan na po siya. Ang gagawin ko ngayon, paplantsahin ko siya ulit para flat siya, mas madali siyang tahiin. Tapos, paplantsahin ko na rin dito, tutupiin ko siya ng mga 1 cm. Ganyan. Both sides. Ganyan. Pagsasalubungin natin sila na ganyan, tutupiin ko siya, tapos paplantsahin. Ayan po, naplantsa ko na. Flat na siya. Tapos dito, tinupi ko na rin. Ayan. Tapos tatahiin natin ngayon yung buong gilid. Lahat po. Ayan. Pero kung wala po kayong sewing machine at kamay lang po yung gagamitin ninyo, okay lang po na hindi nyo sa tahiin dito sa gilid. Ang tatahiin nyo na lang is dito na lang sa open. Yun na lang pong tahiin nyo kung kamay lang po yung pang tatahiin ninyo kasi matrabaho kapag katatahiin nyo pa yung buong gilid niya. Ganyan ko po siya nilagay sa sewing machine para po gilid na gilid yung tahi niya. Ayan. Hold on to my embrace this time, I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart but it. Ayan, natahi na po natin yung gilid. Ganyan po siya. So, ang gagawin ko, yung dulo na to, itong dalawang ito, yun po yung tutupiin natin. Ganyan. Ito po yung panloob. Ito yung panlabas. So, tutupiin natin na ganyan. Ayan, natupiin na natin. Tapos ngayon, tutupiin naman natin dito. Mga 1.5 cm po dito. Ganyan. Ganon din po sa kabila. Lagyan po natin siya ng clip para hindi siya bumukas. Ayan, uunahin po natin dito. Kung sa kamay lang po yung pagtahi ninyo, hindi nyo na po kailangang tahiin dito. Pero kung mayroon po kayong sewing machine, ganito pong gawin ninyo. Thank you.
I'm coming home. Ayan, natahi na po natin siya. Lahat na ganyan. Kapag wala po kayong sewing machine, kahit hindi nyo na po tahiin dito, okay lang po yun. Ngayon po, tutupiin natin dito. Ganyan. Mga mag-iiwan po tayo dito sa gilid ng mga 1 cm. Ganyan lang po yung tupi niya. Ganun din po sa baba. Ganyan. Tupiin po natin siyang ganyan. We'll stay up till morning and head out exploring. Ayan po siya. Kapag ka po wala kayong sewing machine, pag tinupi nyo po dito na ganyan, kahit po dito lang po sa dulo yung tatahiin ninyo, tatahiin nyo lang siyang ganyan sa harap para hindi nyo na siya kailangang tahiin diretso na ganun para mas tipid sa pagtahi. Dito lang po sa dulo. Ganyan lang. Ayan, tapos na po siya. Ito yung taas. Ayan, ganyan. Kulang na lang po yung garter. Lalagyan na lang po natin siya ng garter dito. Kayo na pong bahala sa garter kung gaano po kahaba yung kailangan ninyo. Susukat nyo na lang po. Pero magli-leave pa rin po ako sa description kung gaano kahaba yung ginamit ko. Lahat po ng sukat ilalagay ko po sa description. Baka po gusto nyong gawin. Maganda po siya kasi talagang siya sa mukha. Talagang fit na fit siya. Kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial, paki-like po at saka share. Salamat po!